morning mga bebe! So sana na naman ay good vibes kayo ngayong araw kasi nandito na naman ako para sa mga basher natin. Joke lang. Anyway, may nakita ko sa FYP, sa Facebook, sa Instagram about this Korean burger. At dahil sa gusto ko siyang matikman, and tingnan natin kung totoo nga sinasabi nilang masarap siya, so bibili tayo. But before anything else, sasabihin ko sa aking review, part 1 at kung saan part yan makarating, yan ay aking opinion lang ulit dun sa product. Anyway, since nasa baba ko lang yung McDo, I need, kailangan ko talaga siyang puntahan at matikman. But before anything else, kailangan ko muna mag-toothbrush kasi baka sabihin nila, panis na naman yung laway ko. So, let's go toothbrush muna. So, ayan, naka-toothbrush na ako. Pupuntahan ko na siya. Eto, ready na ako, ready na ako. Ayan. Ayan na yung McDo. Part 2 tayo. Ayan na, McDo. Ah, McDo na. McDonald's! Pasok tayo! Ayun siya! Okay, so waiting na lang ako and nakikiwifi ako dito sa Islo. Inaantay ko na lang siya. Tada! So part 3 tayo. Guys, super ganda ng McDo dito sa Islo. Super! Pauwi na ako! Excited na ako! Chuk-chuk-chuk! Hindi na panis yung laway ko. Okay mga bebe, so ang kinuha ko sa kanila, instead na nung ice cream nila, kinuha ko yung milk tea kasi gusto kong matikman yung milk tea nila. And this is, nag-add lang ako ng 15 peso, pero included na siya doon. And then, kumuha ako ng fries, which is, yan yung nandun, which is ano ba tong nakalagay dito? Honey butter. And then, syempre, hindi ako kumuha ng chicken kasi ng chicken beef yung kinuha ko kasi isa lang naman akong kakain and kakakain lang din ng mama ko kahapon ng burger or ay ng isang araw, so eto lang kasi masasayang. So ayan na, tatlo. So eto beef, so ito ay 197, nag-add lang ako ng 15 pesos for milk tea and then nag-add lang ako ng 5 peso for the honey butter dun sa kanilang and then honey butter para sa shake shake fries. So let's see, sa part 4, tikman na natin una yung milk tea, ha? Okay, So ayan, sa shake shake fries lagay na natin kasi ang bilis lang lumamig. Pero ganun talaga. Lagay na natin yung butter, honey, wait. Pagbukas na pagbukas mo, amoy na amoy mo na siya. Same like with the barbecue and cheese. Mabango siya, matamis yung amoy. So, shake na natin. Ganyan ko muna, ganito ko muna. Ganyan muna, mamaya pa. Sabi ko kanina, unahin ko yung drinks, pero unahin ko to kasi mainit-init pa. Ganyan siya, ganyan yung itsura. May gulay, masarsa, tapos may itlog sa ilalim. Tapos to mainit pa. Kagating ko na. Ah, hindi kasya sa bunganga ko. Saban. Parang normal bun na may kulay. Makapal naman yung beef niya. Walang lasa, amoy beef. Ah, tama ba? Basta ganun, walang wow. Itlog ganun. Mayonnaise. Nagpasarap lang is yun nga. Parang konting kimchi, pampalasa. Parang ganun. So, ayun.
para sa akin, since sabi nila is K-burger, so in-expect ko talaga yung fusion ng Korean lasa, like, mas marami on kimchi, no? Para sa akin, wala. So, and hindi ko siya malasahan. Mas malasa sa akin yung beef. And more than that, wala talaga. So, yeah. So, not really. Masarap, oo, pero... pero hindi pasado sa sinasabi nilang or name nilang Korean burger. So, next tayo, dito tayo sa... parang sa akin, not really worth it sa Korean burger. Parang ganon yung minimin ko. So, anyway, nag-get siguro yun ng mga makakagets. So, punta tayo sa milk tea. So, hindi ako nag-order nung Sunday kasi kaka-puta na ako sa Sunday. So, try ko tong milk tea since madami na ako nakagat doon sa burger nila. So, itong milk tea naman nila. Sakto lang din. I do not know ha. If you have taste, hindi ko alam kung ako lang ba. Kapag marami ka ng nalalasahang thick milk tea, iba't ibang brand, you'll know the difference na nung masarap. Hindi gaano, sakto lang. Yung, ganun yung minimin ko. So, parang dito is sakto lang. Hindi siya yung parang, oh, sarap-sarap. Parang ganon. So, para sa akin, sakto lang. More on, ang malalasahan mo is not the tea, but malalasahan mo yung gatas, kung mahilig ka sa gatas. And, yung linamnam ng ice cream. And, kung mahilig ka sa matamis, yun. Hindi masyadong matapang yung tea. So, para sa akin, sakto lang din. Hindi masarap, hindi din pangit yung milk tea nila. So, let's go with the fries. In fairness, no, yung madami-dami naman sila mag-fries. And magkano lang? 5 pesos. 15 ba? Basta may in-add lang ako dito. Saan may inyad ko dito? 5 peso. Pero yung total ng kinain ko is 197. Nag-add lang ako ng 15 at 5. So, sa butter nila, alam ko ha, ako hindi ako not into sweet. So, masyadong matamis para sa akin. So, it's a no-no. Mas prefer ko yung cheese na shake-shake fries nila, nut butter. So, ayun na nga. Ito ay para dun sa mga sweet tooth. May ano, halo ng alat at tamis. Pero mas maangat yung tamis. Sabi ko nga, hindi ako not much. Sa milk tea din. And kainin ko na nga to. Pinatikim ko din sa nanay ko. Parang fancy lang. But if I'll buy again sa McDo, I'll buy the normal burger. Mas, this is something na one time lang. This is something na hindi mo naman makakalimutan yung pangalan mo. Parang ganun. Yeah. So that's my review about the product ng K-Burgers Kemen. Maraming salamat sa panonood ng aking review na umabot na naman sa part 10-11. I do not know. Basta at least ako inisa-isa ko sa inyo kung ano yung amo, yung lasa, ano yung description. So yeah, for me, not really. I'll go for the ano pa rin, original McDo na not the K-Burger. I'll go for shake-shake fries na ano ba yung cheese. And then I'll go for Coke float, not for an iced tea. So, ayun. Maraming salamat. And again, that's my opinion. And yes, McDo. Hindi to sponsored. Binili ko to diretso sa aming baba. Kasi malapit lang yung McDo. And then, yeah, nakakayo naman. Thank you so much for watching. At least na, try ko siya. Hindi chismis yung sinabi ko sa inyo. Kasi based on my experience and based on my nalasahan na amoy. So, bye-bye! Have a great day!